Magandang umaga po mga kasama. Kamusta po kayo? Kung bago pa lang po kayo sa channel namin, please like, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod namin pang mga video. Okay. Sana mag-subscribe po kayo para ma-reach natin agad yung 1,000 subscriber. 1,000 subscriber! At saka panoorin po natin yung mga videos natin para agad nating ma-reach yung kailangan ni YouTube para ma-monetize tayo. Meron nga po pala kami nakitang ahas kanina. Kaya naisipan ko mag-video. Ayoko na po sana mag-upload ngayon kasi magsasawa kayo sa content namin na puro okra, patola, bigas, tsaka yung kiskisan. Pero dahil nga po nakakita kami ng ahas, naisipan kong i-update kayo. Naisipan niyang i-vlog. Naisipan kong i-vlog, sabi ni Bunso. Ayun po, gagawin ko, papakawalan ko yung ahas. Pero hindi po natin siya papatayin kasi yung mga ahas dito ngayon, nauubos na po, halos paubos na kasi may mga ibang lahi na bumibili ng ahas at saka po nila kinakain. Tignan po natin yung ahas kung saan ko nilagay. Nasaan yung ahas? Nasaan yung pang-ipit natin? Kunin natin yung pang-ipit natin. Ha? Ito po yung pamangkin ko nagbibideo kanina habang hinuhuli natin yung ahas. Mahihiyain po masyado. Ayan o. Kamukha ni? Bajaw girl. Yellow. Hi. Ayan ba, titignan natin yung ahas. Bala ko pong, ang plano ko po talaga pakawalan. Hindi po natin siya sinaktan. Ganun lang po talaga paghawak ng ahas. Natapos na natin yung mga palay na dumating. Kaya medyo maingay ganina habang hinuhuli natin yung ahas kasi nagpa-process po tayo ng bigas. Ito nga po pala, dito natin siya nakuha nasa ilalim ng mga kahoy. Kasi marami ditong tawag dito yung mga cricket at tipaklong. Yung mga tipaklong na yun, yun po yung kinakain nila. Maliit lang po yung ahas. Hindi po natin maiiwasan yung kasi nasa gitna tayo ng bukid. Kaya hindi po natin maiiwasan may mga ahas na maligaw dito sa lugar natin or dito sa bakuran natin. Ayun po yung mga pamangkin ko tsaka yung mga anak ko. Oh, say hi! Tapos katatapos lang po nilang maglinis sa bakuran tsaka sa bahay kaya nagmimerienda po sila. Eh kami naman nagprocess kami ng palay ni Utol. Eh wala na, ubos na po yung pinaprocess namin kaya papakita ko lang sa inyo yung ahas na nakuha natin. Nandiyan po sa timba. Ilagay ko sa timba para hindi makawala. Ito po, titignan natin sa timba yung ahas na nahuli natin kanina doon sa may kiskisan. Uy, huwag ka bababa, no? Baka matutuwa ka. Tignan. Huwag ka bababa. Hindi malagwaya pong. Pwede yan. Matutok. Ang gagawin po natin yan, papakawalan po natin. Pero ilalayo natin dito sa lugar na to. Tinuturo ko po sa mga anak ko at mga pamangkin ko kung ano yung importansya ng mga ahas sa ecosystem natin. Po kasi paubos na yung ito, predator po sila eh. Sila po yung natural predator ng mga daga. Eh dahil paubos na po sila, dadami yung daga. Lilipat na po natin siya.
siya. Ayun yung ulo niya. Kain eh. Ayan po siya. Ito pong ahas na to. Halos sinlaki lang ng hinlalaki ko. Or malaki pa. Baka ganito lang po ang laki niya. Ang uri ng ahas na to, ito po yung mga cobra. Philippine cobra natin. Yung ulupong na sinasabi. At binibili po yung buhay nito nung panahon na marami sila dito. 1,500 ang 1 kilo. Pero ngayon po, halos wala na naas na ganito. Kaya po, ang daming daga na namemeste doon sa mga palayan natin. Kaya ang gagawin po natin dito, papakawalan po natin. Nadalhin natin siya doon sa lugar na walang tao or hindi ganong pinupuntahan ng tao. At sa ibang bansa po, ang ginagawa nila, nilalagyan pa ng tracking device to para ma-monitor nila yung galaw nila at ma-monitor nila yung mga prey or yung mga kinakain nila. Tapos ma-monitor din nila kung meron silang predator sa wild. Ayun po, papakawalan na po natin mamaya. Ito po mga kasama, gagawin po tayo doon sa lugar kung saan natin papakawalan yung ahas. Kaya medyo malayo-layo na po yung pinanggalingan natin. Nasa ano, siguro mga halos 1 kilometro na yung kung saan yung bahay natin. Ito po yung panghawak natin mga kasama. So makakawalan na po natin siya. Ayan po siya. Masla ko. Tapos na lang po yung maghapon natin. At saka napakawalan na po natin yung ahas kanina. Kaya po pinakawalan ko siya kasi halos paubos na po sila. Saka kaya mas maraming daga ngayon sa palayang kaysa sa mga predator gaya ng mga sawa. Eh marami pong snake hunter dyan. Kasi ang kilo sa alam ko dati 1 kilo ng buhay na ahas ko. So kung 2 kilo yung isang ahas, may 3,000 na siya. So ayun po. At yung ahas na yun po, yun yung uri ng cobra natin sa Pilipinas. Medyo poisonous po. Kaya minarapat kung ako na lang magpakawala. Pero pasensya na po kayo kung hindi natin nakuhanan ng video na maayos yung pag-release natin doon sa ahas. Eh mas mainam na po yung safe tayo kaysa magsisi. Yan po, sana lumayo na siya. Huwag na siyang gagawin dito sa parting may bahay-bahay. Kung hindi po tayo nakahuli nun, eh sigurado. Patay na po yun. Maingay yung motor. Kung bago ka pa lang dito sa channel namin, pakisubscribe po, like at share. At i-hit nyo na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga videos na gagawin pa natin. At gaya po na lagi ko sinasabi, sa
Salamat po sa panood. Ingat and bye-bye.